Exactly. Actually, kung titingnan natin yung mga minutong inilaro nila nung sa Cebu, si Dennis Espino had the most number of minutes there, played 29 minutes, samantalang si Patrimonio was second with 26, at saka si Meneses had 24. Samantalang doon sa kabila, of course, dominado yan ng mga imports, si Bessie Davis at saka si Ronnie Coleman. Yes, at ang isa pang alam natin na magiging haligi rin ang team na ito ng ating PBA Centennial team ay yung si Johnny Abarrientos, naka 25 minutes din siya sa game. That's right. Bagamat 6 na puntos lamang, alam naman natin si Johnny Abarrientos ang magiging primerang responsibility nito ay yung pagbibigay ng bola at saka pagtitimon para sa kanilang koponan. Oo, at ayan, nakita natin na mag-i-start pala si Johnny. Natawag na po ang ating PBA All-Stars. Nagpapasimula sila with Hairston Coleman, Codiniera, Asaitono, and Dindo Pomaren. And now, the PBA Centennial Team. Ang lalaki nito. Marlo Aquino, Andy Siegel, Jun Limpot, Meneses, and Johnny Abarrientos. Kung titingnan mo yung front line na yon, ang average doon, halos 6'8". Ang height niyan. As you take a look at the PBA All-Star coach and the PBA Centennial coach, Tim Cohn at saka si Derek Pumarin. Yan po ang ating starters. Ito, makita natin. Siegel against Asaitono. Limpot against Coleman. Marlo Aquino against Jericho Diñera. Verel Meneses against Hairston. And Johnny Abarrientos against Dindo Pumarin. Dindo Pumarin and Jericho Diñera are the have played in the most number of All-Star games. Ito po sa Bayan ng Superstars. They're in their 10th appearance as an All-Star. And the opening toss ng ating second game of the 1998 PBA All-Star Game Series. The team have really gelled well so far. At marami nanonood ng kanilang mga practices. Sinasabi, maganda rin ang kanilang mga ensayo. Right now, wala pa pong puntos ang magkabilang koponan. A minute gone by dito sa ating unang yugto. Alam mo, sabi pa nila Yeng dito sa so far, nakikita nila yung kakulangan ng intensity. And that's something siguro na titingnan natin ngayong araw na to, yung kung gaano kalaka o katindi ang magiging intensity of fire ng paglalaro ng both teams. Yes, at alam mo yung intensity na yan dito sa professional league, alam natin itong mga players na to would always want to play with intensity. But sometimes, because of the atmosphere, ano, because of the fun nature of the All-Star game, mahirap makita kung minsan. Paminsan-minsan lang naman na ika nga nakakapaglaro na walang nakasalalay na record. Oh, tama yun. Kadalasan dahil professional ka, kailangan yung panalo mo mahalaga. Yes, at ayun. Unang 2 puntos ng ating Manila leg of the 1998 PBA All-Star Game. Nagmula sa mga kamay ni Jun Limpot. Jun Limpot scored only 4 points in their Cebu game, played only 12 minutes in that particular ball game, and Codiniera answers back. Codiniera had only 3 points nung sa Cebu. Oo, pero ngayon meron na siyang isang block kay Andy Siegel at meron na siyang 2 points. Baka inaasahan ni Jerry, baka magpalita isip ni Coach Tito. Alam mo, pinag-uusapan yung shot blocks. Si Codiniera holds the record pagdating sa shot blocks dito sa All-Star Game. At pagsingit ni Limpot, nakakuha siya ng foul mula kay Nelson Asaitono. Pinakitaan tayo ng versatility ni Jun Limpot doon. Kanina, made 2 points from about 18 feet. At ngayon naman, dinribe niya si Nelson Asaitono, drawing that foul. Jun Limpot, a 4-year All-Star. Pero dito sa All-Star game, he has not yet won in 3 games. This is his 4th year. Has had a game-high 26 points sa kanyang All-Star stint. Habang tinitingnan natin ang The Hawk, Bong Hawkins, who is not going to be playing today. Iniinda pa niya yung kanyang kapansanan, yung kanyang partial ACL. Oo, at sana makalaro si Bong Hawkins, ano, pagdating ng Asian Games. Talaga may kabisado niya. Oo. Nagkaroon ng lane violation. So Limpot gets a free throw. And he makes both. Isa pang maganda dito kay Jun Limpot, natutuhan niya na yung tumira sa perimeter. Oh. Hindi na siya talaga purely post-up player. Yan ang magandang pag-usapan. As you take a look at this move ni Asaito na may foul. Pakita pa si Hairston ang pagkapit sa ring. Alam mo, karamihan dito sa mga larong ito, sa mga players na to, will be playing maybe out of their regular position. Dahil alam natin na alas magkakapareho ang posisyon yan in their respective teams. But in the PBA Centennial team, and even in this PBA All-Star team,
medyo malilihis ka ng bahagya doon sa yung regular position. Kaya importante yung maturity ng players yan at saka yung kanilang flexibility. Pero ito si napag-usapan natin si Jun Limpot. Even under coach Derek Pumaren, ginagamit na rin siya ni Derek Pumaren to play sometimes, you know, isang on a 3 position or on a 4 position. Samantala, nagbintis si Nelson Asaitono ng dalawang free throw. That is our score. The PBA Centennial team on top by 2. Tama, nasa labas si Jun Limpot. 9 seconds sa kanilang shot clock. Meneses sumiksik sa loob. At nasabitan ni Nelson Asaitono. Verhel Meneses will go to the free throw line. Napakaganda ng so far ipinapakita nitong si Verhel Meneses. Hindi lamang sa kupunan ng PBA Centennial team, kundi sa Popcola na rin. Dahil alam natin na itong Popcola has moved in to the automatic semis together with Alaska sa ating Commissioner's Cup. And certainly, malaking rason dyan ay itong mamang ito, si Verhel Meneses. Siyempre, hindi rin pwedeng alisin yung paglalaro ni Marcus Liberty. But unfortunately, Marcus Liberty, who was supposed to play today, ay hindi pa maglalaro ngayong araw na to. Alam mo, ito si Verhel Meneses, ang question lang dito is fitness eh. Alam ko ito si Verhel eh. When he is fit, he can play his game. Ano? Pagka naman medyo kulang sa kondisyon eh, yun medyo nahihirapan. Nahawakan mo yan, Yeng. At, hindi lamang kondisyon physically, pati yung kanyang mental attitude eh. Minsan, pag medyo masamang gising eh, talagang mahirap gisingin. Amarientos, dinaglaki Meneses and they're running. This is what they said. What you wanted, Yeng. Gusto mong makita konting speed mula dito sa kupuna na to. Yes. Alam mo, ang laro sa international talaga is fast break and perimeter shooting. Lalong-lalo na yung mga Koreano, yung mga, tsaka yung mga inject, ano? Oo. Outside shot mula kay Roy Hairston. Not finding the target. Si Roy Hairston, of course, plays for Purefoot sa Commissioner's Cup, competing in the third conference ng ating 1998 season. Mm-hmm. Itong PBA Centennial team. And that's going to be something to look forward to sa ating third conference. Pumaren! Yes! Three-point shot mula kay Dito Pumaren, who is the veteran here sa PBA All-Star team. He is a 10-year All-Star in every season na nilaro niya dito sa kanyang professional career. He has been in the All-Star game. At marami rin nagsasabi na pwede rin siya dito sa ating PBL Centennial team. Ito si Dindo Pumaren. Actually, lahat niyang mga player na pwede lahat yan dito sa Centennial. Kulang lamang tayo ng espasyo eh, at saka ng lugar. At sinasabi natin na there is no lack of talent here. Talagang the coaches will have to decide kung sino ang nag-fit dun sa kanilang mga style. Ayun naman ito ang bayan ng superstars eh. Ito yung talagang nandito na lahat kung sino-sinong manalaryo pwedeng ipasok. Nasa palamaga si Nelson Asaitono on that finger roll. And they're running again. Here's Johnny. He pulls up. Misses that jump shot. At si Hairston nakakuha ng rebound. Lamang po ang PBA Centennial team ng lima. 10-5. Ronnie Coleman. High lock looping shot. Ronnie Coleman, who scored 14 back in Cebu, gets his first 2 points. At tatapyas ang abate ng Centennial team to 3, 10-7. So we'll see this offense every time they come down. Ayan, nakikita natin, parang Alaska naglalaro. Oh. But it's the Centennial team, no? Ang ganda ng uniforme nila, ha? Oo. pwede kayong bumili ng ganyan, no? Meron yan, meron yan. Tumapit ka lang kay team manager Rubio. Matala si Nelson Asaitono will pick up his third personal foul on this particular move sa ating slow-mo brought to you by Smart Cellphone. Masama yan at kita mo naman. Talaga naman nagkakaayusan pa. Well, they've said that kulang nga daw ng intensity. Kesyo wala daw depensa. Sagot na lamang nito mga player na to. Eh ano? Basta mananalo ba eh. All-star game pa lang naman to. Here's Ronnie Coleman. They move it out. Dindo Pumaren. Kanina nakakuha siya ng tres. Wala. And the rebound goes to Jun Limpot. And they push it downstairs. Meneses, he has been boxing hot here. A total of 8 points para sa Aerial Voyager. At ang PBA Centennial team goes up by 7. Laban sa PBA All-Stars behind the Aerial Voyagers, Aerial Acrobatics. Fourteen to seven ang ating score, mga kaibigan. 7 puntos na kalamangan ng Centennial team at
this early, they're showing a lot of speed and a lot of intensity. At alam natin, kailangan lang kasi pinag-uusapan natin madalas yung kanilang offense, ano, kanilang triangle offense. Pero pagdating sa international, hindi lang opensa kailangan mo dyan. Kailangan din depensa ka rin. Oh. Matuto silang dumipensa ng mga malalaking tao. Ayan, dumipensa na nga at tinawagan ng traveling si Roy Hairston. At ang isa pang dapat nilang sigurong pagigihan, yung depensa sa three-point shot. Dahil alam naman natin yung mga Hapon, yung mga Koreano, at pati na yung mga Saudi Arabian, marurunong na tumira ng tres yan. Oh, lahat yan, marurunong na. At karamihan yung mga sinasabi mo, mga Middle Eastern countries, tayo pa mga nagturo dyan sa mga yan. Tsaka mas malapit yung tres dun, ano? Mas malapit. Ito kasi sa professional, malayo-layo yan. Ano? Pick and roll, and there's Marlo Aquino powering himself to the basket. Marlo Aquino getting another inside point. He is a three-year all-star. Samantala, Roy Hairston. Tapik ni Ronnie Coleman, ako ni Viral Meneses. Abante sila ng siyam. Tumatakbo, here comes Johnny! May kakipat ng foul mula kay Dindo Pomaren. And the running game of Coach Tim Cohn is working like a well-oiled machine dito sa first quarter. Nakikita natin, may chemistry na tong team na to. Nagkakakitaan na sila. Oh. Alam nila yung mga butas, mga opportunities for their teammates. Ayan, slow-mo. Sa ating smart cell phone slow-mo, another angle. He may be the smallest person on the floor, pero hindi pwedeng tawaran ng galing ng dating MVP, 1996 MVP, a four-time mythical five member. At tatlong beses na yan sa all-defensive team. Johnny Abarrientos gets the three-point play and it's an 11-point lead para sa, or rather 12, para sa PBA Centennial team laban sa PBA All-Stars. Hindi pwedeng tawagin na, ano ito dream team. Parehong dream team ito Dalawang panaginip ito. Oo, dalawang panaginip. Samantala si Ronnie Coleman. Medyo natapyas ng bahagya yung abante ng Centennial team. Down to a 10-point lead. Ronnie Coleman had also 29 minutes in their last outing. Oh, yun ang di nagkaamo yan. Ayun, mangyayari pa yan. Ano? Sana mapawasan yan at magkaamo yan sila. Darating din yan. Darating na yan, ano talaga, may adjustment talaga yan. And Andy Siegel is now pulled out. Kakausap ni Coach Tim Cohn. Sabi sa kanya, yung number 37 play. Nakalimutan mo yun, nalito ka doon sa number 73. Hindi talaga, pagka pumuesto ka ron doon sa isang punto ng triangle na yun, you should expect the ball. Kaya siguro kaya kinausap siya ni Coach Tim Cohn. Dennis Espino is checked into the ball game. Here's an inside pass. Wala. Rebound. Oh, again. Hairston hanging on to the ring. Pero nakuha ni Dennis Espino. Behind the back pass. Dorendes, nilaglag ni Dennis Espino. Medyo nag-alahoy yung play na yun. Hindi malaman kung sino tatapos. Inside pass! Yes! So, meron ang sapal. Yun yung mga hindi ginagawa sa practice yun. Pero dito sa All-Star game, pwede na rin yun. Parang makikita mo yung maturity at saka hindi selfish yung mga pagkakasama na to. Nakita nila, yun pala libre at dun binigay ang bola. Well, you talk about assists. The All-Stars had 34 assists in game number 1 itong All-Star series. Laban sa 17 lamang ng PBA, ng Centennial team rather, laban sa 17 lamang ng PBA All-Stars. Marlo Aquino making his first free throw. At ngayon, dalawang player ang papasok, isa sa magkabilang koponan, Carriazo and Victor Pablo checking in. Oh, Punel Palingat is also in the ball game. Pinunta naman si Jerry Codinera. Nakita natin, medyo bumaba ng konti yung ceiling ng ating Centennial team dahil pumasok na si Jeffrey Carriazo kasabay si Kenneth Remdes at nawala na yung kanilang isang malaki pa na si Andy Siegel. Oo, pero bibilis ito, no? Bibilis ito ng konti. Tatlong mabibilis na slashers, Carriazo, Meneses, Remdes. Kenneth Durandes had 7 assists in their game in Cebu. Here's Victor Pablo, also one of the candidates. Oh, talaga naman. Bonel Balingit, hinamon yung dalawa. At saka bingwit ng malaking foul. Marlo Aquino will pick up his first foul. Let's watch it again. Ayun. Malalaki rin niya. Pare-pareho silang malalaki dyan. Kaya siguro ito si Bonel Balingit. Ang advantage lang nito kay Bonel. Yung kanyang heft, ano? Yung kanyang bigat. Oh.
Talagang timba. Tatlong beses na po nag-a-appear yan sa All-Star Game. As we take a look at Jason Webb, this is the first appearance ni Jason Webb sa ating laro. Pinag-usapan natin yung kung sino pa pwede isali sa PBL, PBA Centennial Team. Ano? At dito naman sa All-Stars, eh, marami rin dyan na dapat nasali na, marami. Marami. Na nanonood lang ngayon. No? Andyan siyempre si Benji Paras. Oo, sila Ronnie Manzano. Oo, marami yan. Halos na lahat ng player ng PBA. 11-point lead for the PBA Centennial Team. Curl move! What a move! Mula kay Jeffrey Carriazo. The Jet, with his first 2 points, he led the league in scoring, or led the team in scoring sa Cebu with a total of 14. Samantala may foul sa likod, laban kay Dennis Espino with 3 and 13 remaining sa ating first quarter. Panoorin natin ulit ang galanan ng The Jet. All the way to the basket. Pretty as a picture. Sarap, no? Sarap pag kanya kagumalaw. Ayun, no? Ganda na spin move niya, challenging the big men. And it's back to a 13-point lead para sa PBA Centennial Team. Bad pass mula kay Balingit. And here they come again. 4-on-2, fast break. Meneses. Isinupo pero wala. Tapik, napunta kay Jason Webb. Nauuna si Hairston, walang pasa. Gets it finally. 2 and 50 remaining. Hairston. Pablo, jump shot. And Victor Pablo with his first 2 points. Medyo bumagal itong ating all-star ngayon dahil nga Bonel Balingit coming in. Of course, Ronnie Coleman, not as quick. Oo. Oh. Eto, magsasagana naman sila sa kanilang triangle offense. Dennis Espino, binigay kay Kenneth Doremdes. Sa loob si Kenneth Doremdes. And Kenneth Doremdes getting another basket. He was the 1996 All-Star MVP. And he adds on to the lead ng PBA Centennial Team to 13, 25-12. Itong kombinasyon ni Doremdes sa Carriazo, very lethal talaga to sa Cebu. Eh. Sila rin ang tumapos at yumari. Oh! May kasama pang hiyaw yun. At natapik palabas ang bola. But so far, the intensity is there as the PBA Centennial Team goes up by 13 here in the first quarter. Mang si Executive Director Barrios, alam mo si Sunny, nagbukas ng... nakapunta ka na ba doon? Naimbita ka na ba? Hindi, so, ayoko magpunta kasi wala pa imbita. Hindi, yung Don Enrico's restaurant nila sa may Acropolis. Naku, alam mo, malapit opisina namin yan eh. Talagang dinadayo yan. Yan lang po sa may division, yung Don Enrico's restaurant. Masarap daw. Siguro, puntaan niyo po yan mga kaibigan. Sarap daw ang pizza dyan, saka mga Italian po. Matindi dyan, partner. Oo. Ito, pinag-uusapan ng matindi. Napakatindi rin ang shooting ng PBA Centennial Team. Mahigit 50% yan, partner. Yes, at sinabi natin kanina, dapat dagdagan ng konti ng All-Stars natin, pressure. Yo. Para ma-challenge naman ito ating PBA Centennial Team. Parang magkaroon ng laban, ano ka? Oo. Samantala nga pala, pumasok na si Alan Kaidik at saka si EJ File sa laro. Pinautan si Marlo Aquino. As we take a look at Bob Hawkins and the rest of the team on the bench right now. Abante sila ng 13 puntos with a minute and 50 remaining at si Dennis Espino is at the free throw line. He was the 1995 top pick overall and a 4-year All-Star. He set a game-high 20 points dito sa ating All-Star game as Patrimonio looks on. Magandang bantayan din dito sa ating Centennial Team ngayon. Pagbalik nila, kung ano naman ang ginagawa nila sa depensa dahil yung opensa nila, binabantayan na natin kanina. Usually, ginagawa nito sa depensa, dumo-double team sila sa poste, no? Dino-double team yung malalaking tao. Ayan. Ayan, double team. Pumasok sa loob si Jason Webb. Yun. Pero makikita mo, iba yung depensa ang ipinapakita ngayon itong Centennial Team, ha? Mm-hmm. Tumina sa labas pa, Jason Webb with a surprise basket falling down. And that cuts down the Centennial Team's lead to 13 points, 27-14. EJ File. Hindi mo, bihira ka makakita ng kanyang koponan. Dalawa-dalawa yung slasher. Andiyan pa si Triggerman, who has been perhaps one of the most lethal weapons here in the All-Star Game. Nakasaysayan ng All-Star Game. May foul. Bob Ravenna, who also checked in kanina, picking up his first foul. They are in the penalty. Yan po ang All-Stars ng PBA. So that will send EJ File to the free throw line.
isang dahilan kung bakit din si EJ File nandito at napili ni Coach Tim Cone. Sinasabi natin yung kanyang passing ability, no, when he's given that ball dun sa post area, nakikita niya, madali niya makita yung kanyang mga teammates na kumakat or open for the three-point shot. No? There's Austin Rasela. Siya lamang ang naglalaro sa kanyang first All-Star game in his career in the PBA. EJ File actually has played, this is his third appearance as an All-Star. And it's back to a 14-point lead nung nakuha ni EJ File yung isa sa dalawang free throws na ibinigay sa kanya. Bong Ravenna. Isa pang mamayan na pwede. Magandang dumipensa yan si Bong Ravenna, but marami, masyadong marami talagang pinagpipilian lamang. Oo. Sobra-sobra sa talent eh. No? Kaya mas mabuti na ganyan problema kasi dun sa problema mo. Wala, wala kang talent. Wala kang mahugot. Ito yung saksak ni Jason Webb and EJ File picking up a foul here. Yan ang sinasabi na dito kay Jason Webb. Medyo kulang daw sa tapang. Yung alam natin na ito may ibubuga. He was an MVP sa PBL. And yet dito sa PBA, medyo parang nalulubak yung kanyang career. Hindi masyado makateko. Ano, nangangapa pa lang. At maaaring hindi kulang sa tapang. Alam mo, matapang nga ito si Jason Webb. Ang kulang siguro ni Jason is more control. Yun. No, dapat control. I-control na yung game niya. No? Jason Webb, of course, plays for Santa Lucia. Santa Lucia has been booted out of the Commissioner's Cup kasama ng Ginebra San Miguel. So we have six teams remaining sa ating liga that will again commence or resume sa Martes. Samantala, bad pass. Ayun, yung sinasabi natin kay EJ File, he's supposed to make those passes. Eh, oh. Because he'll get that ball in that position. At darating yung mga cutter, mga shooter, he should make that pass. There were 21 turnovers sa laro nila sa Cebu. Marami yun, ano yun? Marami yun, no? Marami yun. At siguro yung sinasabi natin, amu yan muna. Pakiramdaman, eh, medyo kulang pa. Oh, EJ File had one turnover. Bong Ravenna getting a basket. And the lead has been cut down to 10. Pinakamalaki po ay 15 puntos kanina. Only 20 seconds remaining here. Alan Kaidik. Ooh. The trigger man getting his first 2 points. Si Alan Kaidik is the all-time career scoring leader dito po sa PBA All-Star Game with a total of 167 points. Gets his first 2 points. Ronnie Coleman! Oy, muntik na pumasok. Muntik na. One-on-one, Ronnie Coleman from court to court. At hindi natin makikita yun dun sa Centennial team. Ito Centennial team natin. They will usually pass the ball around, get into the triangle offense. As opposed dito naman sa All-Star team natin, they will usually go use their own individual talent. Kasi hindi masyadong nakapag-insaya nga ito. Hindi, tama yon. At medyo hindi masyadong magkakakilala, so kanya-kanya lang muna tayo. Medyo ganun muna, dahil ito yung preparasyon nila. Kahit na magaling na coach si Coach Derek Pumarin, eh kulang talaga no, para i-gel mo ng husto. Only a second remain. At maubusan na ng oras ang PBA Centennial team. It's been an action-packed first quarter. And it's been fun so far. Dito sa 1998 PBA All-Star Game, lamang po ang PBA Centennial team over the PBA All-Stars by 10. We'll be back for the second quarter in just a short while.